Magandang araw sa iyo, Batang Malikain. Bagong kaalamang matutunan sa bagong aralin. Mga paraan ng paggawa ng organikong pataba ating alamin. Tara at tayo'y gagawa ng organic plant supplement gaya ng fish amino acid. Umaga, gagawa tayo ng isang ori ng organic fertilizer na tinatawag na fish amino acid o FAA. Ang fish amino acid o FAA ay isang likidong pataba o natural na pataba na galing sa isda. Karaniwan na rin to o kadalasan itong ginagamit din ng mga organic farmers. Ito ay napakahalaga sa mga halaman dahil ito ay nagtataglay ng mga nutriena na kailangan ng halaman. Nagtataglay ito ng nitrogen na siyang nagpapabirdi at nagpapalapad ng dahon ng ating mga tanim. So alamin natin ang mga sangkap sa paggawa ng fish amino acid o FAA. So una, kailangan natin isda o mga hasang o laman loob ng isda. Ito guys ay hiningi ko lang to sa mga nagtitinda sa palengke. So kahit anong isda guys, pwedeng natin gamitin. So isdang tabangman o isdang alat. So kailangan din natin ng brown sugar. So kailangan, pwede natin gamitin guys ang molasses, pero wala tayong molasses. Kung kailangan natin, ang gamitin lang natin ay brown sugar. So kung gaano karami yung isda, o gaano kabigat yung isda, so ganun din karaming asukal ang ating gagamitin. Unang gagawin ay, pagsamahin lang natin ang ating dalawang sangkap, ilagay natin sa isang lalagyan. Itong ating mga laman loob ng isda. So ilagay din natin yung ating brown sugar na. Ang isda natin guys ay 600 grams. Yung asukal din natin ay 600 grams. Kung gano'ng kabigat yung isda, ganun din kabigat yung ating asukal. Ang ratio dito guys ay 1:1. So paghaluin natin guys. Kailangan natin paghaluin mabuti para magpantay yung ating mga sangkap. Bago natin gamitin yung isda natin guys, kailangan na hugasan din natin siyang mabuti kasi pag baka mamaya nadapuan siya ng langaw doon sa palengke o nagkaroon siya ng nadumihan siya ng langaw doon, contaminated na yung gagawin nating pataba. So ito guys ay maling tulong na sa mga organic farmers. Di na sila bumibili. Kahit tayo guys, mas maigi na mami tayo ng mga organic fertilizer para ligtas tayo sa mga chemical. Lalo na mga nabibili nating mga synthetic na fertilizer. So ito na guys, nahalo nating mabuti ang ating fish amino acid. Nahalo nating mabuti ang dalawang sangkap natin, yung asukal at saka mga laman loob ng isda. So ulit guys, ano karabigat yung isda natin o karaming isda natin. So ganun din ka bigat yung asukal natin. So sa madaling salita, ang ratio natin ay 1:1. So ngayon guys, bago natin siya takpan, lalagyan natin siya ng pang-freeze. Kasi pag hindi natin siya lalagyan, lulutang yung ibang parte ng isda, hindi siya makakatas. Ko guys, mayroon akong plastic na nakahanda. Pero pwede gamamit kayo ng net.
So yeah guys, tapos lalagyan natin siya ng bato para ma-press. Para matulak yung isda papunta sa ilalim. Kasi pag matagal na kasi nakababad na walang pampres, lulutang yung ibang parte ng isda. Tiyakin lang guys na ang nilalagay nating bato ay malinis at saka yung pampres natin na plastic o kaya net. Kasi pag marumi, makukontamina yung ating fish amino acid. So yeah, pwede natin takpan to guys. Pwede natin gamitin itong pantakin. Ba guys, gumamit ng tela o kaya papel. So pwede rin yun guys. Kaya lang minsan, yung mahiningi nating bitukan ng isda sa palengke, dinadapuan na ng langaw. Dinudumihan na ng langaw. Minsan din natin na dinalis, napasama doon sa paggawa natin ng fish amino acid. So pag ilang araw hindi siya namamatay, kapag tela o plastic lang kasi ang inihan natin, nabubuhay siya. Pero pag takip guys, so walang papasok na oxygen doon sa natin, so namamatay din yun. Kumain takip na guys. So lalagyan din natin siya ng pecha guys kung kailan natin siya ginawa, para alam din natin kung kailan natin siya aanihin. So guys, ito na yung fish amino acid natin. So, after 1 week guys, pwede natin itong anihin. Pero mas maganda kung paabutin pa natin ito ng isang buwan o 30 days para mas ma-ferment ng mabuti ang mga sangkap. So ito guys, ilagay natin siya sa tuyo, madilim at malamig na lugar. Katulad ng sa ilalim ng lababo. Balikan natin siya after 1 week. Magandang umaga guys sa inyong lahat. After 1 week guys, anihin na natin yung ating fish amino acid. Mas maganda guys kung paabutin natin siya ng isang buwan bago saan natin siyang harbisin, para mas ma-ferment natin yung mga sangkap. So ngayon guys, after 1 week, harbisin natin para makikita nyo lang kung paano nga ba ang pag-harvest ng ating fish amino acid. Ito na yung fish amino acid natin guys, na ginawa natin noong August 24. So ngayon ay August 31 na. So tingnan natin kung ano na yung hitsura niya. Ang bango guys. So ibig sabihin, pag mabango guys, ibig sabihin ay successful yung pagbuburo natin. Amoy bagoong guys na manamis na miss. Wala yung amoy na malansa na gaya na akala ng iba. So amoy niya guys ay amoy bagoong na manamis na miss. Okay guys, ito yung plastic na pang-press doon sa mga sangkap natin para hindi siya lulutang. Kasi pag walang ganito, lulutang yung mga sangkap, hindi magpantay-pantay yung pagkaka-ferment, pagkakaburo. Tapos ito yung bato guys na pampabigat doon sa plastic na pampress natin. So, sunod guys, ay atin siyang salain. So, pwedeng gumamit ng salaan o kaya net. Okay guys, salain na natin. So, net ang gagamitin natin guys para mas madali. Net ang gagamitin guys, madali lang siyang isala. Gaganyan mo na lang. Bumabango guys.
So ito na yung nasala nating fish amino acid natin, guys. So kasunod naman natin siyang gawin ay isali natin siya sa ating lalagyan. Hey guys, ito na yung fish amino acid natin na mula sa 600 grams na laman loob ng isda at 600 grams na asukal. Mas lalagyan natin siya ng pangalan, guys, para alam natin kung ano yung juice na naka-stack sa atin. So pa a few moments later. So, ito na yung fermented fruit juice natin, guys. So timpla na tayo. So sa pagtitimpla, guys, ay sa isang litrong tubig ay lalagyan natin siya ng 2 kutsarang fermented fruit juice. So tandaan lang, guys, na ang tubig na gagamitin natin ay yung unchlorinated water. Yung na-stack na siya, guys, ng 24 oras bago natin siya gamitin. So guys, timpla na tayo. Sa isang litro ng tubig, lalagyan natin siya ng 2 kutsarang fish amino acid. So, shake lang natin, guys. Ito na yung pinaghalo nating fish amino acid na 2 kutsara doon sa isang litrong tubig. So, yun ang paggawa ng fish amino acid. Alam kong kayang-kaya ninyo ring gawin yun. Pero sa paggawa ninyo, hingin ninyo ang patnubay at tulong ng inyong mga magulang, mga nakakatandang kapatid kung kinakailangan. Muli, ito si Maestro Tudillo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.